Hello Capricorn, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship mo, ang feelings mo, ang angel number at feelings ng person mo. Sa uli, kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Capricorn? Taking back your power. Base sa booklet, ang ibig sabihin nito ay sabihin mo yung katotohanan at saka yung nalalaman mo at nararamdaman sa sitwasyon. Ito nga pala yung card mo para sa relationship. Alamin naman natin kung bakit ito yung ipinakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Star, Seven of Pentacles, Ace of Swords. Ano man ang problema na kinakaharap ay magkakaroon ng solusyon. Lalo na't ang ilan sa inyo, magkakaroon ka ng panahon para magbakasyon o kaya mag-break para mas lalo kang makapag-relax at makapag-isip. At saka ang ilan sa inyo nagkakaroon ng pagkalito patungkol sa decisions. Pero soon magkakaroon din ng clarity at saka decision para sa both side na panig. Sa career, positive itong mga cards na ito na magkakaroon ka ng tagumpay. At kung meron mang kompetisyon sa trabaho, ikaw yung magwawagi dahil sa patience at saka pagiging professional mo. Ang ilang single, yung negatibong nangyari sa nakaraan ay ready ka na para i-let go. Painful ang nangyari sa past relationship mo, pero ito pa yung naging daan para malaman mo kung ano yung gusto mong relasyon sa hinaharap. At soon, para sa ilang single, makikilala mo yung potential person na kapareho mo ng mindset at saka goal sa buhay. Ang ilan naman na nasa relationship ay magkasundo kayo ng person mo. Meron na rin kayong plano ng person mo sa relasyon kung paano pagtitibayin ito o kaya patungkol sa financial or yung next level na gagawin, pwedeng magpakasal o kaya yung mag-travel kasama yung family or kayong dalawa lang. At saka nakadalawang cards ka na successful ang relasyon nyo ng person mo. At dalawang cards naman para sa pareho kayo ng goal sa buhay. Ito yung card mo para sa feelings mo, Sanctuary. Ipinapaalam ng card na ito na protected ka at saka maraming taong concern sa iyo. At saka magtiwala ka sa sarili mo at saka protektahan yung oras mo at saka energy. At saka i-add ko lang para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, pareho kayo ng person mo na hilig yung communication. Alamin naman natin yung cards mo para sa feelings. The High Priestess, the Strength, isang card na lang. Angels and Guides, please, ayan, the Fool. Itong mga cards mo para sa feelings mo, ang ilan sa inyo, parang kailangan mo ng advice. Kasi may gumugulo sa isip mo na feeling mo may sikreto yung person mo sa iyo. At pinapaalala sa'yo ng mga cards na kung ano man yung
tama or maling desisyon na nagawa, meron niyang mga kahihinatnan na kailangan harapin. Pero kahit na may mga challenges na dumarating sa buhay natin, kailangan nating bumangon muli at magpakatatag. Nakatatlong cards ka na para sa malaking desisyon, lalo na pagdating sa financial. Maybe ang ilan sa inyo magtatayo ng negosyo. At dalawang cards na yung nagsasabi na nagdadalawang isip ka para sa malaking desisyon na ito. At ang advice ng mga cards ay alisin yung takot, magkaroon ng maraming idea, makipag-communicate para makabuo ka ng desisyon na para sa financial mo. Kung gagastusin mo ba to o hindi. Para sa mga single, may potential person kang nagugustuhan pero parang mahirap siyang abutin. Hindi dahil sa may kaya siya sa buhay, kundi meron siyang paniniwala. O kaya mapili or mataas yung standards. At ang advice ng mga cards ay magkaroon ng patience at saka kung gusto mo talaga yung person, ay lakasan mo yung loob mo at maging ready ka sa mga malalaman mo patungkol sa potential person. Sa mga nasa relationship naman, kailangan ng space para malaman nyo kung ano yung kahalagahan ng relasyon. At saka nakatatlong cards ka na ang ilan sa inyo nahihirapan kang pagsabayin ang relasyon at saka ang relationship na parehong successful. Ito yung angel number para sa relasyon. Affirm, everything happens for a reason. Don't think too much. Trust the process, everything will be okay. Very, very soon. Type yes if you believe. Ito naman yung card mo para sa feelings. 1-7 tells you to be strong and not let minor setbacks stop you from what you want to achieve. Ang next na alamin naman natin ay ang angel number ng person mo para sa feelings niya. 3-3-3 You are going to be the example that anything is possible. Type 333 to agree. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship. Ang advice ng mga cards, binibigyan ka na ng sign na kapag ka merong mahirap na problema sa relationship nyo, harapin mo ito. Bago dumating yung panahon na mahihirapan ka ng kontrolin ito. Yung space na sinasabi, hindi naman ibig sabihin tatagalan mo yung hindi nyo pag-uusap. Pakakalmahin mo lang yung person mo. At ang advice pa ng mga cards ay, kailangan nyo maging open sa mga chances para sa happiness na makapagsimulang muli. Basahin muna natin itong card ng person mo para sa feelings niya. Letting go. Pareho kayo ng person mo na kailangan i-release kung ano yung emosyon na nararamdaman. At saka huwag ding magdamdam sa mga nangyayaring delay sa buhay mo. I-let go mo yung mga negativity. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, hindi ready yung person mo para magkaroon ng long-term na relasyon. Ay, teka lang guys ha. Dalawa na yun. Ayun, dalawa na nga yung cards. Nakatatlo ka na. Pareho sila kasing kusang nag-reverse itong tatlong cards. Ace of Wands in reverse, Nine of Wands in reverse, at the Tower in reverse.
may mga sitwasyon na hindi napapansin ng person mo, kaya mas lalong nagkakaroon ng pagkakamali o kaya delay. Merong pagkakamali at saka failure sa mga cards na ito. Pero, dapat tignan mo din yung mga paraan na ina-apply mo sa situation. At base sa cards, ang kailangan magbago ay ikaw, hindi yung sitwasyon. Hingi ka rin ng payo sa iba para magkaroon ng ibang plano or diskarte. Sa health, ang advice ng mga cards ay bigyan mo ng atensyon yung kalusugan mo kasi may warning na cards ka na, na nasusobrahan ka na sa physical at mental. At saka ang bata mo pa para magkaroon agad ng sakit, kaya pangalagaan mo yung kalusugan mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo hindi ka ready para makipagrelasyon. Ang iba naman ay masyado kang mapili. Naka-dalawang cards ka na. At kung bakit ganito yung behavior mo, kasi ang ilang single, nakakaramdam ka pa rin ng takot at saka trauma. Pangatlong card na ito para sa mga nasa relationship na ang problema sa relasyon nyo ay trabaho. Yun yung nagiging hadlang. Kaya pareho kayo dito ng person mo na may kalungkutan kasi wala kayong time sa isa't isa. Ang ilan sa inyo, itong problema na to nangyari na dati sa person mo pero inulit lang niya ulit sa iyo. At ipinapaunawa ng mga cards, yung responsibilidad mo sa relasyon ay kailangan mong gampanan. Para hindi na maulit yung mga negatibong cycles sa nakaraan. At kapag may unlucky na sitwasyon, maging kalma, huwag paapekto sa emosyon, at piliin yung tama. Itong Five of Cups ay binibigyan ka ng advice na mas piliin kung ano yung importante para hindi ka makaramdam ng kalungkutan or pag-iisa. Huwag matakot sa pagbabago, matuto, at kailangan ng acceptance. At base sa card, huwag ka mag-alala kasi makakasurvive ka. Itong Ace of Cups naman ay binibigyan ka ng advice na lahat malalagpasan mo kung ano man yung problema sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, lucky din kasi magiging maganda yung connection mo sa kapwa at saka sa person mo. Meron ding oportunidad na darating at tanggapin mo ito. Kasi ang dala niyan ay good news sa buhay mo. Ay siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ayan, maganda na itong card na to, The World. Meron pang justice na makakamit mo. Ibig sabihin nito guys, ay merong cycle sa buhay mo na matatapos na kasi magkakaroon ng bagong simula, chances, at saka pag-asa sa bawat area ng buhay mo, sa career man, financial, or love life.